Da Bash! Da Bash! Yes, ano na ba ang ating unang bash? Show it! Yan, sa performance to kanina. Sabi ni Miss Stephanie or si At Just Fun Young. Ang dami ng mali ni Aljun. Actually, hindi naman to bash eh, kasi parang nalungkot siya. Oo. Baka fan to ni Aljun na nalungkot dahil sa performance niya kanina. Pwede rin. Oo. Next bash, please. Next bash, please. Ayaw pag-usapan ni Sammy. Ito sabi ni Donis Dennis pala. Sorry na. Ipabash ka niyan. Sige Dennis Nolasco. Ayan, mataas na uli ratings ng Eat Bulaga. Na sana to, wala na kasi nakaka-apekto kasi rest back sa TNT, ABS-CBN, boring na din yung nakaka-excite. Tapos, yan lang segment, flex ko lang po, nakakabagot na, puro kantahan na lang, sana ibang putahin naman. Opinion. Opinion ng mga madlang people natin. Legit ba yung info na yan? Oo, yung source ba totoo? Kasi madami mo nakikita. Kasi kami sa Kantar kami nag-check. Pero nga, baka nga talaga may mga madlang people tayo na nauumay talaga. Hindi naman natin sila mapo-force. Pero diba? Aminin natin, mas marami pa rin talaga yung mga Pinoy na ang hilig-hilig sa kantahan. Hindi nawawala yun. Hindi nawawala. Good vibes lang. Sabi nga nila, di ba, yung sa ibang bansa, pag maganda boses mo, tapos Asian ka, Pinoy ka agad. Yun ang agad nila. Yun ang wala yes, na naisip nila. Oh, di ba? Tingnan natin ang next bash. Sabi ni Jenmar, ang haba naman ng commercial, matutulog ako. Matutulog muna ako. Gisingin niyo ako pag start na, it's showtime na. Lalo kayong masasad pag walang commercial, di ba? Ibig sabihin, wala kayong mapapanood. Na-feel ko yan dati, yung sa mga ano, yung sa gabi, anong tawag doon? Mga prime time teleserye na parang climax sa biglang commercial. Commercial sa haba. Binibitin tayo. At kahit saan naman sa... De, pero aminin nyo ha, bilang magpakatotoo tayo, pag talaga may pinapanood tayong haba-haba ng commercial, medyo nababagot talaga tayo. Totoo. Pero normal. Mahalaga, nagpapagising naman siya kasi gusto niya ulit mapanood yung susunod na mangyayari. Kaya thank you. Kaya mag-subscribe na kayo sa Showtime Online para walang commercial gap. Yes. Mababasa nyo pa at maririnig nyo pa itong mga bash nyo na to. Yes. Nababasahin namin. Next bash, please. Si Aldrich R2 Alonte. Ba't kaya di sila live ngayon? Ay, pasensya ka na, nabasa namin yung nabasa clip namin, so live pala yun. So live. Wait lang. Naka-tape kami, nire-remind kita. Tape po ito, hindi namin nabasa yung tweet mo ngayon, ding araw na to. At exactly anong oras anong na, guys? Anong oras ngayon? Nung nag-taping kami, 2:42. Hindi ba kasi... Nung nag-taping kami, na-predict namin yung mga sasabihin mo. Ganun kami kagaling, nabasa na namin yung tweet mo bago mo pagawin. Di ba? Naka-tape kasi kami today eh. Live na live po tayo ngayon. Ayan, malinaw na ka sa kanya ngayon. Na-live tayo, guys. Yes. Live kami. Buhay next na buhay. Bash, please. Uy. Pero sabi ni Marwin Capiral or at Coco Marwin. Ang duduwag nung bigla na lang nagkakasakit. Huwag na lang mag-perform. You don't deserve the music industry. Kung ganyan, lagi reason nyo. Dami ko sabi, nakaka-put. Buset kasi sila. Sinensored ko, tapos sinabi ko pa rin. Grabe. Oy, pero ayun mo. May tao bang hindi nagkakasakit? Hindi, at saka ako, bilang ako, sumalang ako doon. Naging contestant ako ng TNT Celebrity Champions. Talaga hindi natin pwedeng i-judge yung mga contestants. Kasi minsan, kung kailan pa dyan na yung laban, dun pa talaga dumadating yung mga sakit. At hindi natin yun control. Diba? So, huwag natin i-judge. Lalo na yung whole time, yung rehearsal, hindi rin talaga biro. Pag sama-samay mo yung pressure, diba? Yung kaba, tapos... So, hindi natin talaga sila maghuhusgahan. Yes. Tama. Tsaka ang hirap nun kasi... Mabilis marinig sa boses, kumbaga pagpagod ka. Yes. Hindi mo minsan ma-mask kasi talaga lumalabas. Sa boses. At sa mga, kasi per team sila, di ba? So yung pressure din na pag nagpresenta silang sumampa, kahit alam nilang hindi sila condition, kawawa na yung team nila. Oh, masisisi sila. Yes. Alam mo, maraming ganun eh. Maraming factor kasi hindi ganun kadali teamwork mag-perform at maging representative ng isang team. Kaya pag sinabi lang may sakit sila,
totoong may sakit sila noon. Hindi nila kaya. Hindi po sa duwag yun. Oh. Aminin mo, ikaw nga, minsan tinatamad ka pumasok sa school, sabi mo may sakit ka eh. Diba? May mga ganun tayo, diba? Ito pa kaya na magre-represent ka ng isang team and you are in a competition na lahat ng mata at tenga ay ganun critical. Diba? Pag pinanood ka. Tsaka ayaw mo i-compromise yung sarili mo sa mga tao na mapahiya ka. Yes. Oo naman. Tama yes. Yun. Yan, malinaw na sa kanya. Next bash! Oh, sabi ni Alvin Wright, o Wilbert, basahin mo nga. Kahit sa kantahan, buraot si Krisha. Look, Krisha. Ay, ako ba to? Hindi, iba. Sino bang Krisha to? Wala namang Krisha dito. Una sa lahat, Alvin Wright. Sino si Krisha? Sino yun? Linawin natin yan. Mabawalit namin kasing i-claim na si Krisha yan. So, baka ibang tao yung tinutukoy mo. Hindi, explain ko lang ha. Baka kasi akala nila, inaagawan ko ng part si Wilbert. Ay, yun? Talaga yun, yung kantang yun. Tapos, oh, parang sabi kasi buraot, swapang. Kasi itong song na to, na-perform ko na before, kaya mas alam ko. Tapos si Wilbert, mapasok-pasok lang siya dun sa mga, inaalalayan niya ako. Pero, baka kasi iba talaga yung Krisha. Sino nga ba yun? Oo, baka ibang tao. Baka ibang tao. Ba't ba ako natatamaan? Ako ba yun? Baka naman kasi hindi para sa'yo to. Explain ako na-explain. Ibang tao pala. Pero doon sa mga onliners natin, kahit pakinggan niyo yung version o original version ng kanta na yun, yun talaga yun. Yung lalaki, ano lang yung support. Kung napanood niyo po yung A Star Is Born, kasi ang doon sa ano sa movie si Lady Gaga yung sumulat ng song na yon, kumbaga. Sinapoto na siya ni Bradley Cooper. Yes. Yes. Kasi nagkamali sila, do it yung gagawin nila, hindi sila na-inform na hindi pala masyadong do it yung kanta. Hindi namin na-practice yun ano? Di ba? Biglaan lang din po. Next time, bawi po kami sa inyo. Hindi na po kami kakanta ng hilaw. Biglaan, no? Lang biglaan. Promise na po yun. Next bash. Billy Kid, ayan. I love Showtime, pero nakakairita talaga itong grouping na drama na to. Walang sense. Isa pa din namang mananalo, diba? Daming kiyaw-kiyaw. Haha, gigi. Kiyaw-kiyaw. Kiyaw-kiyaw. Ibang level na to eh. I mean, ilalagyan ng twist talaga eh. At saka sa kanila na rin naman ang galing, paulit-ulit na yung style. Pero tama. Why not? Bigyan ng something nakakaiba naman, diba? Spice. Para sa akin, exciting yung ganun. Diba? Oo. Parang hindi lang siya parang giveaway na basta-basta ikaw na yung apanalo. Lagyan natin ng hirap, kumbaga. Pinaghirap. Oo, kasi kaya, magagaling na sila, diba? So, bigyan naman ng challenge. Totoo. Kaya alam mo, masasabi ko, yung mananalo dito, grabe talaga yung pinagdaanan. Oo! Magandagdaan sa butas ng karayom, diba? Bago siya tanghaling Grand Champion. Deserve niya talaga. Tama. Oo, diba? Miko, ikaw. Kamusta? Oo. Ako dito. Takot si next bash. Abigyan natin kay Miko to. Takot ako mag-comment sa bash. Abigyan natin to kay Miko. Okay, Sherwin Estiva Cruz, Wilbert Pacute, at feeling magaling kumanta. Ay hindi ko sinabi yan. Kaya pala naka 4.5 million views yung kanta niya. Gwag. 4.5 million, hindi pala magaling flex, kumanta. Oh. Siguro isa ka sa nag-thumbs down nung video nila. Siguro fan ka niya, no? Joke lang. Hindi. Ano ba, Wilbert? Sagutin mo lang yung sa'yo. Ano eh? Hindi, kanya-kanya naman ang... Oh, pakinggan mo kaya yung kantang yan. You're the one that makes me happy, excited, and sad. Angry every time. Singer, composer. Sulat ko nga pala yun. sorry. Anong sagot mo dun sa feeling guwapo? Ay, depende na yan sa trip mo. Kung trip mo yung... Ay, guwapo kaya si Wilbert, lalo na sa personal. Oo. Sample! Ano yung sample? Punta ka dito sa ano? Punta ka dito. Paano sa sample? Oo, yan. Kanya-kanya tayong opinion. Dapat natin i-take yan. Yes. Baka iba yung paningin niya sa iba yung standard. May ganyan kasi. Standard niya sa ano. Iba-iba naman tayo ng standards, di ba? Pero kunwari ako, mahilig ako sa singkit. Yung maganda para sa'yo. Yun yung parang maganda para sa akin. Kanya-kanya tayo standards talaga. Pero hindi ibig sabihin na napangit yung bilugan ng mata. Oo, hindi. Parang na-appreciate mo siyang ganito, pero iba lang talaga yung ano. Ikaw yung bunganga mo rin kasi minsan eh, no? Oo. Bibig mo eh. Pangit naman agad ito eh. Binabinigyan ng chance. Diba? Tinudlukan mo na kagad. Okay, next bash. Next bash. Wala pa dahil dyan. Wala pa. Pag-usapan muna natin yung bash ko. Mabat natin doon. Ano ba yan? Dito talaga. Pamambay tayo doon. Dito talaga nag-hang. Oo, pero ano kayo nangyayari sa live, ano natin, live chat? Comment chat. Nagkakagulo ba sila dyan? Oo, kasi yung...
Usually kasi pag the bash, mas umiingay talaga sila. Oh. At mapapansin mo, sunod-sunod yung rat-rat ng mga comments nila dyan sa comment section. Ah, hinahanap nila si Maru. Hinahantay si Maru. Mahina pala yung ano, the bash natin pag wala si Maru. Oh, si Maru kasi yung lagi. Si Maru yung taga-hype ng bashers eh. Diba? Hindi, pero kayo personally, paano kayo mag-take ng mga ganyan? Kung kayo mismo talaga, paano nyo tinitake? Ako, pagka halimbawa, kasi recently nagkakaroon ako ng bashers dun kasi nagpo-post ako ng mga dance covers. Tapos meron ako kasamang backup. Okay. Tapos parang sabi, ano ba yan? Puro aura lang yung nasa gitna. Dapat hindi siya yung nasa gitna. Mas magaling yung backup dancers. Ganyan sinasabi. So ako naman, ay opo, totoo, magaling talaga sila. Ito po, add nyo po. Ito po yung pangalan nila. Ginagaling ko pa. Ganyan. So, nag-a-agree na lang ako sa kanila. Tapos, ay, mabait ka pala. Bigla silang gumagan. Pero paano pag may sinabi transforms? May iba naman na hindi pa din. Pero okay lang. Hindi ko naman mapi-please lang. Everyone. Ako depende sa araw. Sa araw? Kasi minsan may araw na talagang kaya mong palampasin. Pero may araw na talagang minsan mapapasagot ka ng hindi mo gusto din. May araw kasi na wala kang pasensya. Ang tao. Aminin natin yan, di ba? Anyway, Lord.